Alright mga kamoto adik, good morning. Good morning sa inyo lahat. Alam nyo mga kamoto adik, kagabi ay nagbabrowse ako sa Facebook. And kapunta ako sa marketplace, nakita ko yung isang motor. Ano. Unang-una sa listahan, and it is a classic bike or oldies. Para siyang wave, pero duma yung style niya. Ano. Alam nyo yung headlight niya is kwadrado pa compare sa mga wave ngayon na new style na yung kanilang mga headlight, pero ito hindi, all this pa. So, pasensya na kayo kasi nandito tayo sa daan, ano, maingay, pero ayun nga, pupunta namin ngayon yung motor at i-check kung okay pa, at kung okay bibili natin, walang problema sa papel, okay yung engine, maayos manakbo, kukunin natin kapag okay pa. Ay nga palang motor na yon ay rare sa Pilipinas, ano, kasi konti lang yung na-produce na unit, kasi pinull out agad dahil may papalabasing isang motor, kaya bibihira yung may ganung motor dito sa Pilipinas. Pero sa ibang bansa, I think Indonesia, madami naman. Kaya sa piyesa hindi na problema kasi marami sa Shopee, sa Lazada, meron naman dun. And gustong-gusto ko ito kasi rare nga. Hindi mo makikita sa, or kukunti lang yung makikita mo sa daan. Kaya kapag nagkaroon ka nito is pagtitinginan ka talaga, ano. Kaya ayun, samahan nyo kaming tingnan yung motor, at kung okay talaga ay bibilihin namin. So mamaya na lang ulit kapag nag-meet na kami ng seller. Bye bye. Alright mga kamoto adik, nag-message na yung seller. On the way na daw siya. Nga pala galing kaming Ilagan to Aurora Isabela. Medyo malayo-layo yung biyahe, pero tignan natin kung sulit, ano, yung motor. And mga kamoto adik, dito na yung seller. Kaya natin i-check yung motor. Ang pangalan pala, boss? Edmund Galamay, boss. Edmund Galamay yung seller, ano. Galing pa siya ng San Mateo. San Mateo. Meet up kami dito sa Aurora Isabela, ano. Ayan, try natin i-check. Suzuki Crystal Jet? Boss. Suzuki Crystal Jet 110. Ayan, try natin Panda rin. Panda rin ng bus. Boss? Okay lang, ano mga kategori? Okay lang. Testa pa mo ulit. Okay lang ako. Dito mo, siya ba? Mautek tinutan.
naglalaw ka siya. At nilitrong sa lang para. Sa treno na. Ternyata bos gitu, bos pangkuek. Bank ang ane registratornya 2010. Siapa? 2010-5. Kita kira ekornya. Ay mga sir, ayun, shout out daw sa mga taga San Mateo. San Mateo Isabela. Ayun, kahit pa sir Paul. Gawa. Naiiya sila mga boss. Ayun, naiiya. Pasensya na sa camera kasi ano, basag yung sa cellphone ko ano. Ayun. So, deal na kami ng seller. Ano ulit pangalan, boss? Edmund Galamay, boss. Edmund Galamay. Ang barangay? Pambang Sikat, San Mateo, Isabela. Okay, Pambang Sikat. Ayan. So, good deal naman. Nakuha natin sa, ano, pakiusap sa presyo. Kaya, kukunin na namin. Alright. Nakuha na namin yung motor. Alright. Boss, babay na! Babay sa, ano, sa motor. Boss, salamat! Thank you, thank you. Good deal, good deal nga. Bisita kami minsan dyan, sa inyo. Gusto na, boss? Mga gusto mong i-kiss muna. Miss mo eh. Thank you. Test ride naman na natin to, pero try pa rin natin ito sa ride. Yun, kakits mamaya. Test ride tayo doon. Alright. Sa wakas, nauwi na natin itong Suzuki Crystal Jet 110. Ayan. Ganda. Try natin i-test ride para malaman natin kung ano ba yung kapabilidad niya, no? Sulit ba yung pinambili natin dito? At kung magtatagal pa ba sa atin to? Alright, testing mode. Okay mga kamoto adik, test ride tayo, no? Terrible. Grabe. Ayan, gusto raw i-test ride ng pinsan ko, ano. Siya yung kasama kong kumuha nitong motor.
80 kilos to, pero kayang-kaya ng bike. Yan, try na. Yeah. Masasabi mo saan? Alright ba? Alright, tanga talaga. So, light off. Ayan, sulit ka na. Sulit ka na iti kwa. Nahala. Pinangala tayo dito Suzuki Crystal Jet. So, ayun na nga. Sulit. Sulit yung pera natin. Dahil condition pa naman yung kanyang makina. Medyo maingay lang siguro yung kanon. Piston ring or piston palitin na, pero kita nyo naman yung performance, malakas pa, pwedeng pang karera, pero ano lang natin to, daily bike, daily use lang natin to para magtagal sa atin. Alright mga moto addicts, so magko-comment na tayo sa nabili nating motor na Suzuki Crystal Jet 110. Una, yung kanyang performance, malakas yung kanyang makina, yung shifting okay naman, yung kickstart maayos, madaling pandarin. Ayan, so mabilis itong motor na to, kayang sabayan yung Leo Star ng Kawasaki and DT125 ng Yamaha, hindi raw uubra dito. Ayan, kaya nagustuhan ko naman yung motor na to dahil malakas na, mabilis pa. Pangalawa, yung appearance. Ayan. So kita naman na maayos pa yung kanyang appearance. May mga konting gasgas nga lang, mga konting cracks. Pero normal naman yan sa lumang motor. So 1997 model nga pala itong motor na to. Nakalight swing arm na siya, extended I think 2 inches. Naka power pipe. Bago na rin yung kanyang shock sa likod. At bago na rin yung kanyang shock sa harapan. So yan. Naka-disc brake siya, yun nga lang. Wala siyang caliper tsaka brake master . So bibili pa tayo niyan. So ang ayaw ko lang sa motor na to, alam niyo naman sa mga wave, mga ganyan, yung mga may mga fairings na maingay talaga yan, ano, mga kalampag. Pero sa appearance okay naman. Tapos ito, naka-weld na rin yung kanyang kickstart. Bali, papalitan natin yan ng bago. Ano? Bibili tayo ng kickstart shafting na bago. And then, bibili rin tayo ng kickstart niya. Bago rin para swak sa bagong kickstart shaft niya. Naka-alloy rims na rin pala siya, mga kaibigan o mga kamoto addict. So, ayan. Yun nga lang, palitin na yung kanyang spokes. May baliko. So, papalitan natin yung mga yan. Yung kanyang wirings naman, mga kaibigan, kamoto addict. Yung headlight lang yung gumagana. Yung kanyang signal light ay wala na. Patay na. Siguro pundi. Yung kanyang push start ay wala na rin. Bali, kick na lang yung gumagana sa kanya. So, tatry nating buhayin yung kanyang signal light, yung push start kung kaya pa. Pero ito, yung busina, okay pa naman.
Ayan. So, overall, maayos naman yung nabili natin. Ayan. So, kitang-kita naman. May mga papalitan pa tayo dyan para mas gumanda pa yung ating motor. So, magiging project bike natin ito, mga kaibigan. Ano? Alright, hanggang dito na lang tayo, mga kamoto addict. Abangan nyo kung ano yung mga papalitan natin at ilalagay natin sa motor na to para mas gumanda pa siya. So, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Bye-bye!